Magandang araw mga boss. Muling nagbabalik tayo ha, nakapag-video na naman tayo mga boss. Ngayon na naman araw ng Linggo ha. Pauwian kanina kaya ito i-recover natin yung mga ibon galing karera tapos training. Yung mga nagpipihim po sa akin sa messenger, halos hindi ko po masagot lahat. Tapos yung mga naghahanap po ng ibon, talagang kukunti po talaga ibon ko, pang laban lang. Tapos hindi po ako nag-i-stack ng ibon. Hindi naman po nagtatagal yung ibon sa akin. Kapag marami din pong nagpipihim at nag-interesado din sa ibon natin, ang ginagawa ko na naman po eh, kahit yung panglaban, pwede naman po panglabas. Basta pupunta kayo dito at makapagkakasundo po tayo, wala pong problema. Mas gusto ko pa talaga puntaan yung ibon. Puntaan nyo na lang yung ibon kung talagang kukuha po kayo. Pero sa akin, ngayon talagang kukunti yung ibon. Dahil breeding lahat, wala. Naubos po yung mga matatanda kong ibon. Shoutout din kay Sir Kane. Taga-Kapis. Maraming salamat sir sa tiwala. Tapos yung ibon na order ni Sir Kin, hindi basta-basta ang bilang, kaya siguro hindi natin mabibigay lahat, pero yung mga makukuha niya ay talagang pinili niya din po lahat. Yung mga ibon ko naman dito ay lahat yung matitira, yung ng panlaban, dahil yun po yung kasanayan ko. Bigay mo yung gusto nila. Sama nyo ko dahil magpapakain tayo, tapos papakilala ko yung ibon kanina na nagpanalo na naman sa atin, si Totoy. Panalo na naman siya kanina. Nakuha niya yung wata 200, tapos sector pulling 1358 yung speed niya. Medyo nagluloko, tumatambay itong ibon na to ngayon. Layo na din niya gaano pa istorbo kasi lugon na lugon. Ito rin yung panalo ng Lechon sa Alpha. Panalo rin to sa DCFC. Panalo rin to sa PCPA. Second overall din po ito. Marami na rin ho tinalo to. 81 pooling na to. Simula nung 4 months niya. Kaya tinawag siyang Dote kasi 4 months, nag-overall champion na siya. Sa old bird pa nag-overall. Tapos susunod na karera, nag-second overall siya sa young bird niya. Yung ibon na to, maligalig talaga sa pag-uwi. Bloodline, crack 52, banding broke. Yung mga nag-antay na update kay Bulldozer, ito na. Next week, road training na, pwede na. Sabak ulit, ito yung ikot niya. Malulutong na. Ito naman yung champion natin, si 24. Binabatak na rin natin sa North. Ito yung mga pangbago natin. Yung sistema ko pala dito, ito yung mga huling inakyat. Tapos ito yung mga second batch ko ng mga NDR. Mga second batch po ito. Ito naman yung mga una. Hindi sila magkasama-sama by batch para hindi ako malito sa pagkain. Ito yung kanina na panalo sana. Kaso nga lang, nasabayan ng ikot. 4 months old. Crack 52, banding broke. Ito naman si Gohan. Itong anak ni Gohan, napaka ganda ng katawan kasi nakakoloni. Nakakalipad si Gohan tapos yung asawa niya. Wala na dito yung pilay kasi natamaan ng sakit. Panatilihin nyo lagi yung ibon nyo na may vaccine. Kasi yung mga may vaccine na natatamaan pa, paano pa kaya yung wala? Kaya yun ang may papayo ko sa inyo mga boss, mag-vaccine po kayo, huwag niyong tipidin ang ibon. Kasi pag tinipid yung ibon, kayo din ang kawawa maggagamot. Ito yung patuka natin. Plain lang, plain. Walang halo, walang bawas. Ito lang. Hindi ko na rin sasabihin kung anong kwento. PM nyo lang ako kung anong patuka. Naman tayo sponsor eh. Ito lang, tansyahan lang paghapon. Ganito talaga, dapat marami kinakain yung ibon pag araw ng kwan, Linggo, para makarecover yung muscle nila, makain nila yung gusto. Kasi once na tinipid nyo sila, nagtrabaho sila, pagod yung muscle.
Tapos kunti papakain nyo, wala, walang kakainin yung muscle nila, magiging kwan yung ibon, payat. Ito po yung sistema po dito, ah, yung mga pliers ko may kanya-kanyang tulugan, tapos may asawa. Hindi kasi kusanay na walang cage yung nilalaban ko, na kasanayan ko na noon pa. Ah, motivation po ang tawag ko dito. Ito, sintomas to na healthy yung mga ibon niyo pag naghahabulan. Ah, ito yung pinapakain ko sa inakay, kalahati nito, 4 plus para maganda yung katawan. Dalawang Thunderbird. Yan, tapos kalahating kwan, flyer. Parang tantsahan lang. Kasi hindi sila pwedeng kumain ng purong flyer. Para sa akin, hindi ako nagpapakain ng purong flyer. Magpipitik yung ibon, dadayo. Ito yung mga pang north. Ganito sila ka-healthy. Dapat naghahabulan yung ibon niyo sa pagkain. Hindi pwede yung kayo yung magmamakawa para kumain sila. Pag hindi naghabol na pagkain, may problema. Tansya lang ako sa pagpakain kasi kabisado ko na rin yung ibon. Di ako nagpapakain ng flyer agad sa mga inakay, mga boss, dahil ayaw kong mag-fry away yung ibon. E pag nagpakain kayo ng flyer, agad-agad, pwedeng pumitik yung ibon dahil magang na yung katawan. Magpupuro na ako ng flyer pag nasa edad 4 na buwan. Yun, ubos na agad. Ganun lang, kasimple yung pag-iibon. Tapos sa hapon talaga, dapat clean water pinapainom ko. Hindi ako naghahalo ng gamot pag hapon. Clean water lang. Okay na yun. Ito yung mga last batch ng NDR ko. Shout out kay Alvin Jan Salazar. Ito mga palaro niya. Yung may tatlo siyang palaro dito. Tapos yung puging tropa din natin, may palaro siya, may limang ibon na dinala dito panglaban sa PPC. Ito yung mga second batch ng Young Bird NDR. Yun yung mga first batch. Ito nga pala yung mas maganda sa akin, mas maganda yung
gusto ko yung matamaan na ako agad ng 1 A chord. Abang maaga pa. Kasi pag natamaan ka na ng 1 A chord, halos di ka na may immune yun ng ibon mo. Kaysa pag natamaan ka ng A chord, pag araw ng training, ang hirap. Doon, ganyan lang tayo magpatuka. Hindi tayo nagpapatuka ng sobra. Kasi pag nasobra ng patuka, sila yung masusunod. Kaya ang hirap nila turuan pag sobra sa patuka. Magtatamba yung ibon. Ito, ubos na agad. Ito yung bago kong testing. Sana, kumana. Red Devil Senior, Cross Angel Sexy, Crack 52, Banding Bro, Speed Tulong, Champion ng Nanay, 500 kilometers, Manog Sorsogon, Tagwawang Key Speed, Consistent Bird, nakakross sa multiple producer ng champion, ang tatay niya, Pang North, Alpha, Banded. Sana maganda yung kwan, kalabasan ng mixing ng breed. Si swerte lang yan, kahit champion to champion, hindi naman natin sigurado kung maglalabas ng champion. So, mga iba dito may I-cord, inaayaan lang, ginagamot pero inaayaan lang nakahalo. Kasi kung ibibibin nyo yung ibon, tapos pagdating naman ng training, makakahalo din yan sa mga may I-cord, mahina resistensya. Dapat masanay na yung mga ibon. Tapos bukas, may dalagdag na naman dito. I-chat ko na yung mga 120 disco. Ibang kwan naman, ibang grupo. Kasi mas madali pag ganito ang gagawin ninyo, mga boss. Kapag may una kayo inakyat, ibukod nyo o kaya tandahan nyo kung isa lang yung kulungan. Para hindi sila magkasabay-sabay. Kasi pag ito, inalo ko dito, mambubuli na. Ito mga to, may inakay pa. Mga madami tayong panglaban ng off-color ngayon. Ito yung mga puti, mga Juston to. Juston, tapos Red Devil. May Slate. Crack 52, Cockman. Nagre-request, natitignan daw yung mga inakay ko. Ito yung mga bago nating inakay. 27 days, nag-chat na ako. Panglaban ng 120 days to nga ito. Kaya maaga ako nag-akyat, tapos maaga ako nagtuturo para hindi palilipad. Matuturoan ng stick. Ito yung mga inakay ko. Banding Bro, tapos Crack 52 yung mga gagamitin ko ngayon. Ito halos magkakamuka, tapos dapat yung ibon na inaakit ko walang sakit. Ang ginagawa ko ito, mga number one tips ko sa mga newbie din, bago kayo magakyat, paligo. Tapos sa hapon, baksin. Magbabaksin po ako ng ibon na tuwing mag-aakyat, kasi hindi dito sa loob ayaw kong pumasok yung ibon na iba na walang baksin, kasi yung mga ibon ko lahat binaksinan ko dahil ayaw ko din na magkasakit. Pero although naman hindi naman lahat hindi nagkakasakit yung ibon, yung katotohanan, kahit nagbaksin ka na may posibilidad pa rin na tatamaan pa rin ng sakit. Pero isa sa panglaban nila na number one din is yung baksin. Yung mga nakabaksin natatamaan pa, paano pa kaya yung walang baksin? Ito mga ibon, no? Anak ni Super BDB. Ang gagawin ko ay magpapaligo muna, tapos hapon, baksin. Tapos 5 days na vitamins. Hindi, huwag niyo papasokan ng antibiotic pag nagbaksin kayo, kahit mga 5 araw. Lalo nga lang yung mga bata, kasi lalo silang manghihina. Yun po ang isa sa diskarte sa mga young bird na nabaksinan. Dapat palakasin nyo. Ito nga to, ipapakita ko yung mga picture nila.
isa-isa para makita nyo mga boss yung mga ibon na gagamitin ko. Ito mga pang 120 days. Siya nga pala yung mga nag-PPM na magpasingsing. Siguro by February o March pag nakaluwag na ako sa breeding. Ngayon marami pang rings. Pero wala na ang problema kung ito mga gusto nyo. Basta magkasundo yung matitira pang laban. Sa akin po talaga, hindi po ako nag-breed na pang for sale, pang sariling gamit. Pero pag mga kursunada nyo, magkasundo tayo. Wala pong problema sa akin, basta kayang ibigay. Huwag lang yung wala akong may lararo na lahi nila. Lahat po ay kargado. Kasi ito, bago ko sinalang yung breeder, na bugbog sa vitamins, na Castro Capsule, tapos FEI, yung breed tonic. Halos magkakumukha yung mga ibon ko kasi magkakamag-anak. Kaya pag wala akong listahan, nahirapan din ako malaman kung alin yung mga magkakapatid. Ito yung mga buto nila. Pag manipis po yung buto na napainakay ko, hindi ko na inakyat. Sinakal ko yung ibon pag alam kong hindi rin gagawa. Sayang lang. So mga red devil. Pamangkin to ng champion ko na Red Devil. Yung tatay nito tapos si Red Devil magkapatid. Nakakross kay Bulag yung Crack 52. Unti-unti ko nang nilalapit yung Red Devil tapos Crack 52 hanggang mabuo ko yung 50-50 na. Bali, papasukan ko ng 50% Crack 52, 50% ng Red Devil. Oh. Tapos yung magiging winner nila, pag may inanak to na babae, pag naging winner to, paparis ko dun sa champion kong pula para maging 75% na Red Devil, 25% Crack 52. Ito yung ginagamit kong shampoo mga boss. Gawang FEI. Ito, napakamura lang. Mayroon din silang Shopee. Maganda to sa ibon kasi hindi nagsusugat. Yung mga ibang shampoo kasi makati tapos hindi nakakatulog yung ibon tapos nagsusugat yung dibdib. Marami na rin akong nasubukan na shampoo pero ito talaga nagtagal ako dito. So mga boss, pagpapaligo, kahit hindi nyo balawan tong shampoo to, pwede. Pinaka number one sa mga nagbre-breed, dapat nakalista yung magulang. Ito, kapatid ni Dimonyo, yung champion ko ng summer. Ito naman, galing kay Sir Super Ace, yung binigay niya sa akin. Maraming shout out, Sir Super Ace. Maraming salamat sa ibon na binahagi nyo. Ito na yung anak. Nakakross kay Fantastic. Shoutout din pala sa mga team Kapis. Tapos mga team ng Pampanga, Bulacan. Maraming salamat sa mga PM sa akin mga boss. Kay Sir Alex. Kay Sir Ians. Ito yung mga patoka, 4 plus yung patoka tapos breeder para maganda yung katawan ng ibon. Malapad. Ito Pigeon Bloom gawang FEI.